Hi everyone, my name is Eva and welcome to my channel. For today's video, i-share ko lang po kung paano ako nakakuha ng commission on Filipinos overseas or overseas certificate. Kumbaga, ito is those sa mga nakapangasawa ng mga foreigner na paalis papuntang ibang bansa. Kasi dun sa mga OFW, mga magtatrabaho sa ibang bansa is, I know, is PIDOS. Pero this time, CFO for those na magta-travel going international. So, ito yung kailangan nila. Bakit kailangan ng overseas and Filipinos overseas, Commission on Filipino Overseas Certificate? Ito yung they are explaining ang Pilipinas is, kumbaga, concerned sa'yo, concerned sa ating mga Pilipinas. So, they have to let us know na kung ano yung gagawin natin pagdating dito. Like, for example, kasi syempre, hindi pa naman natin totally kilala yung mga napangasawa natin or kung kilala man natin, just in case lang dumating yung panahon na magkaroon ng problema. So, yun. Sa CFO, andun yung ipapakita nila, alam nila kung saan dapat pumunta, alam yung embassy ng Pilipinas dito sa Australia, or kung saan man tayo pupuntang ibang bansa, and basta a little knowledge lang para if ever magkaroon tayo ng problema dito, hopefully wag naman sana, kaya lang syempre concerned people pa rin ang kumbaga sa government natin, hindi naman maiiwasan yun all over the world, meron naman talagang ganun, but hopefully wag naman sana. So yun, nag-online ako, nag-send ako ng requirements nila. And then after, may babasahin ka doon. And after na matawagan ka, alam ko ako yata tatawag. Yeah, ikaw tatawag, bibigay nila yung number mo. Bibigay nila yung number nila and then tatawagan kanila for 15 minutes na interview or something na day. Kumbaga, may gusto silang malaman regarding sa'yo na alam niyo yun. So, okay lang naman kasi for the safety na rin ng bawat Pilipino na pupunta sa ibang bansa. And then after, pag after na-approve na yun sa akin, nag-send siya ng, I think, ng receipt. Ng babayaran kung magkano. And then after, pag nabayaran mo na yun, pag nakapasa ka dun sa interview niya, magsisend sila sa'yo ng babayaran. And then after, pag nabayaran mo na yun, mag-forward sila na receipt and ibibigay nila yung hindi siya original the certificate. Hindi original, kumbaga ito lang yung for the meantime na gagamitin mo kasi within 6 months yung bago mo ma-receive yung original nito. But since paalis ka na or right away aalis ka na, magbibigay sila ng isang copy na pwede mong magamit going out. Then i-leave mo na lang kung sino yung contact person mo na doon sa address na ipapadala mo yung original copy nito. So yun lang, ganun lang kadali makakuha ng CFO. So, hindi ka naman napahirapan. Akala ko nung una mahirap kasi may mga requirements na kailangan ganito, kailangan yung bago ganito. So, siguro hindi na sila naging magpet kasi nga medyo nasa pandemic tayo and syempre hindi mo naman magagawa yun. Lalo na kung paalis ka na and mahirap kumuha like yung bank account. Kailangan kasi nila yun pagkakaalam ko before. But, yun sa akin, hindi naman na ganun lang kadali. And, so, June 8 siya na process, issued siya ng June 8. And then, June, August, September, October, November, December, January. So, January ko makukuha yung original, which is
ina-mail ko by kung saan kayo nakatira sa Pilipinas and yung contact person para alam kung sino talaga yung magre-receive. Kasi original copy na yun. So, yun lang. Hopefully guys, may natulong ako sa inyo kung paano ako nakakuha ng CFO. And mabait naman yung nakausap ko by phone and medyo matagal nga lang siya mag-reply kasi syempre marami din kumuha ng CFO. So, mag-aantay ka lang talaga. And if ever, just email na lang na kung kailangan mo na talaga and they replied naman right away. Yun nga lang medyo siguro. Siyempre, kumakain din sila kasi that time, hindi nga ako kasi kumakain siya. And nag-aantay ako, kala ko masasend niya sa akin. So, right after naman, the next day, so mabilis naman na-send sa akin yung soft copy para meron ako if ever na yun nga, mag-aalis na ng bansa or kung kailan yung flight mo. So, yun. Yun lang guys. Thank you for watching and I hope may na-share ako sa inyo regarding sa mga nalalaman ko on this video. And thank you! God bless everyone. Hope you like it and subscribe on my video. Bye!